procedure, guys. Pauwiin muna natin si Gio. Si RG ang mga kasama ko dito. Day 3, are you ready? Ta-da! So, welcome to day 4. After the operation, guys, ayan, natura natin. Good morning! So, 6th day na natin. 1 day to go. So, tomorrow is the day. Tomorrow, tatanggalin na yan. Tatanggalin na yan. And then, excited na ako sa akin. Natura do. So, mga magkakadaro kong tunay. Pumayag naman siya. So, kaya, talagang one of those.
available here sa the farm. Yung mga drinks natin and the Cola Vera. Mabili po si Cola Vera. Mabili din si Cola Vera. Also, may mga ano natin, mga Filipino na abroad po. Then they go here for staycation every time. Thank you po! Thank you! Guys, thank you so much! Thank you so much! So, we're home and it's already 10:30, guys. So, kaka-uwi lang namin ng bahay. Galing tayo ng the farm at San Benito. So, ang dami nangyari ngayong araw. Imagine, since nung tinanggal tong ating cast and napunta tayo ng Canada Embassy, sana umabot yung visa natin going to Canada. Pumunta tayo, umattend tayo ng wedding. Tapos yun, nag-mask lang ako doon kasi hindi pa nga ako sanay sa ilong ko. Naninibago pa ako. Kaya tinago ko muna talaga siya. At ayoko pang i-reveal talaga, guys, na ito na yung face ko. So parang iba yung mukha ko talaga. As in, naninibago talaga ako, guys. But look, pinakita ko na kay Bill, naninibago din siya sa itsura ko ngayon. As in, ibang-iba daw. Maybe because sobrang tangos pa niya, sobrang taas pa niya. So as you can see, ayan siya, guys. Pero bababa pa yan. Kasi nga, right now, namamaga pa. Pero the feedback na nakukuha ko, like, sinasabi nila, lumiit lalo yung face ko, which is... ang ganda. Ang ganda noon, ang gandang balita noon na lumiit yung face natin. Yan, yun nga lang, as in, hindi ko makilala yung sarili ko, guys. But antayin natin siya na lumiit pa. Pero sobrang na-happy ako kasi kinukompliment nila, guys, yung healing nung ating wound. Kasi ang ganda daw. Like nung tinatanggal siya kanina, ayan, ang ganda daw nung pagkaka-heal ng mga sugat natin. So kita nyo, 7 days pa lang to, pero halos, ayan o, halos walang bakat. Nagtanggal na ako ng makeup, guys. Nag-remove na ako. Nag-cleanser na ako ng face ko para talagang makita nyo. Yan siya. So, walang anything na nakalagay, guys. Walang powder, wala. So, yan. So, ang ganda ng healing. Even si Doc Nato, na napansin niya na yun nga, walang masyadong bakas na naiwan or walang sugat na nangyari. Ba, wala na kami makita yung sugat. Ayan o, wala. Wala na sugat yan, guys. Sobrang ganda. Tapos wala na akong nararamdaman na sakit. Tingin ko talaga sobrang naka-help sa akin si Cola Vera and si Booster C plus C. Tinitake ko siya, guys, because collagen, napakaganda talaga siya for wound healing. Plus yung Cola Vera, meron pa siyang kasama na aloe vera, which is also good naman din sa healing process. So, napakadaming benefits and feeling ko sobrang laki ng na-help niya. Kaya ang bilis nung pagka-heal ng sugat natin. So, right now, tuloy ko lang din yung paglinis ng ating yung area na yan. Tuloy-tuloy pa rin with Betadine, yung ointment natin, and then yung ating Bactrobanda antibiotic. Tapos, after mga pag naka 1 month na yung ating nose, saka tayo maglalagay nung para sa scar, the Contractubex. Yan. So, saka na daw, once na nakaano na tayo, naka 1 month na siya. Also, Luxers, one thing na napansin ko is hindi ako nag-breakout. Imagine na, 7 days ako walang nigo ng hair, so oily ng face ko kasi nga dahil sa hair ko, pero hindi ako nag-breakout talaga, hindi ako tinagyawat. Nakakatuwa lang kasi usually yung mga usually head down ng mga nagiging patients nila, pagbalik nila, pagtatanggalin na yung stitches, is yun nga, parang pinipimples talaga. But lucky talaga na yan. Ang ginagawa ko, guys, nag-apply lang ako ng toner, the Lux Skin Pore Perfecting Toner. Yun. Tapos, yung Ekran sunscreen. And then, yeah, minsan nag-ano din ako ng sa gabi, night repair serum. So, nag-apply din ako. Pero yun lang. Nose naman, nakatago naman yan. Pero dito sa face natin, yan, yun yung nilalagyan ko lang na area. And now, natanggal na siya, iwasan ko lang din muna na mag-makeup talaga. So, stick lang muna ako sa routine natin. We're on for facial wash, the toner, and then the sunscreen. So, dun muna ako mag-stick. And then, the night repair serum. Ayun, so far, I'm so happy. Ayan, medyo nakakapanibago lang talaga yung itsura natin, guys. Pero hindi pa naman ito yung final look natin kasi bababa pa talaga siya. So, kahit si B, naninibago yung asawa ko, guys. Feeling niya ibang babae daw ako. So, isi-share ko din sa inyo yung mga naging expenses, yung iba pa na kailangan nyong malaman if ever, guys, na mag-undergo din kayo ng ganitong klaseng surgery. And this is our face, our nose, after 12 days, guys. So, ayan na. Ika-12 day natin today. And kaya ko nang lumabas. Actually,
Nakalabas naman na kami before ni RJ. Nung isang araw lumabas kami, guys. So far, okay. Medyo nawawala-wala na yung swelling. But still naman magapa po siya. Pero gusto ko na yung ano. Gusto ko na itsura ko. Happy ako sa naging resulta. And day by day, nakikita ko yung improvement sa face natin. Yun nga lang, sabi nila, sabi ng asawa ko, as in totally, nagbago daw talaga yung itsura natin. Hindi ko alam kung mag-agree kayo doon. Pero, ayan, titigan nyo na lang. But so far, okay yung healing ng wound natin. Tingnan nyo yung gilid. As in, wala akong nakikitang scar. Maliban lang dito sa may baba natin, sa chin natin, hindi na tuloy yung chin augmentation. Pero, okay naman. Mawawala rin naman yan eventually, guys. So, for our next vlog, kung meron kayong gustong itanong, ayan, kung may gusto pa kayong malaman about our surgery, please comment lang po kayo. Doon ako kukuha ng mga questions para sa ating next vlog. Ayan, today may lakad kami ni RJ. So, attend tayo ng Vogue trade launch. And wish me luck. Kailangan may bound tayong tissue, guys, palagi. Kasi yun yung isa sa mga cons ng na nagawa yung ilong is palagi kayong may sipon. So, hindi ko alam kung forever na ba to or ngayon lang dahil bago pa lang. And mahirap siya. So, minsan kasi hindi ko ramdam. Hindi ko alam na meron na palang parang sipon sa tip ng nose ko. Kaya kailangan, ayan, RJ, bantayan mo yung ilong ko. My dress from Madam She. Thank you so much. So, nasalubog sa akin ni Madam She. Tapos mag-blazer na lang tayo later. And then my bag, this Bulgari na serpentine bag. Ayan, ang ganda nito. Pati yung kulay, guys. Favorite ko na siya. Yun, guys. Thank you so much for watching and I hope you enjoyed this vlog. Maraming salamat. Again, sana masaya kayo for me, for my new look. Ayan. And see you again sa next vlog natin. Don't forget to subscribe, like, and share. Bye!